Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman na ni Robert ang ginawang pag-abandona ni Zoe kay Annalyn. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Sa Apex Hospital, sinabihan ni Moira si Zoe na wag na muna pupunta ng East Ridge habang wala siya. Dahil baka kung ano daw ang gawin nila Lynette. Sabi ni Zoe, baka ikaw ang pagtulungan ng mga tao sa Cebu, Mami. Dahil buong angkan ni Dad ang andon. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Tumanggi naman si Moira. Dahil kayang-kaya niya naman daw. At hindi niya daw kailangan ng kasama. Hindi daw siya mag-eeskandalo sa Cebu. Pupunta lang daw siya para sunduin si Robert. Pero sabi ni Zoe, galit sa'yo si Dad. Baka hindi yun sa'yo sumama. Sabi ni Moira, sasama yun sa akin. Nagtatampo lang yun. At wala na nagawa si Zoe. Hindi niya na pinilit si Moira na samahan ito. Samantala, sa bahay nila Lynette, nagsisigaw si Aling Susan. Sinabi nito na may bisita ka, Lynette. At pumasok si Robert. Kailangan niya lang daw ng kaibigan na makakausap. At umalis na si Aling Susan para makapag-usap si Lynette at Robert. Nagkwento si Robert tungkol kay Moira. Sinabi niya na kung paano daw sila nagtagal, kung ganun daw ang ugali ni Moira. Sabi ni Lynette, baka dahil kay Zoe, kasi may anak kayo ni Moira. Napa-oo naman si Robert, napatingin si Lynette sa cellphone niya dahil may hinahanap siya na recipe. Sabi ni Robert, pasensya na, baka daw nakakaistorbo siya, kaya aalis na sana siya. Nang bigla, nagsabi si Lynette na may hinahanap lang siya na recipe ng kalyos dahil gusto ni Doc Benitez ang kalyos. Sabi ni Robert, marunong daw siya magluto ng kalyos, kaya nagsabi siya kay Lynette na kung gusto niya ay siya na lang magluluto para hindi mapahiya si Lynette kay Doc Benitez. Napa-oo naman si Lynette. Maya-maya, natapos na magluto si Robert, nag-aayos na sila ng lamesa nang bigla dumating si Doc Benitez. Nagtaka naman si Doc Benitez sa nakita niya na magkasama si Robert at Lynette. Nagulat naman si Lynette at Robert sa pagdating ni Doc Benitez. Sabi ni Doc Benitez, andito ka pala Robert. Sabi ni Robert, nag-away sila ni Moira kaya pinantahan niya si Lynette dahil kailangan lang daw niya ng makakausap. Sabi ni Lynette, hindi siya marunong magluto ng kalyos at nasabi niya kay Robert kaya si Robert ang nagluto. Humarap si Doc Benitez kay Lynette at hinawakan nito ang kamay. Sinabi niya na wala naman kayo ginagawa, nagluto lang naman kayo kaya okay lang yun. At napangiti naman si Lynette. Nagsalita naman si Robert na aalis na siya para makakain na sila. Ngunit bigla nag-aya si Doc Benitez na kumain na lang din bago umalis. Kaya napangiti naman si Robert at sumabay na ito sa pagkain. Nagtanong naman si Doc Benitez kay Robert kung alam ba ni Moira na andito siya sa bahay ni Lynette. Sabi ni Robert, kakatawag lang niya sa bahay nila at nasa Cebu daw si Moira. Sabi ni Doc Benitez, natanong ko lang kasi ayaw ko ng gulo at kumain na sila. Maya-maya, bigla tumawag si Moira kay Robert. Nagtanong si Moira kung nasaan siya dahil wala siya sa Cebu. Sabi ni Robert, bigyan mo ako ng space Moira. Nasasakal na ako sa'yo. Gusto ko mapag-isa. At sino nagsabi sa'yo na pumunta ka ng Cebu para sundan ako? Sabi ni Moira, sumugod ako ng Cebu para sunduin ka, Robert. Pero sagutin mo ang tanong ko, Robert. Ano ginagawa mo dyan sa bahay ni Lynette? Natahimik si Robert. Hindi ito makasagot. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Moira. Sabi ni Moira, natahimik ka, Robert. Dahil totoo ang sinasabi ko na niligaw mo lang ako para makapunta ka sa kabit mo. Ipapabarangay ko yan si Lynette dahil nang lalantari siya ng asawa ng may asawa. Sobrang galit na galit ako, Robert, kaya subukan mo lang ako. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. At binaba na ang tawag. Maya-maya, nagpaalam na si Robert kay Lynette at Doc Benitez na aalis na siya bago pa magkagulo dahil nalaman na ni Moira at hindi niya alam ang susunod na gagawin ni Moira. Napatayo naman si Lynette. Nagtanong ito kay Robert na akala niya hindi alam ni Moira na andidito ka. Sabi ni Robert, hindi ko din alam dahil wala naman ako pinagsabihang iba.
Ang nakakaalam lang na andidito ako ay kayong dalawa. Napatayo si Doc Benitez, nagsalita ito na bakit ganyan ka makatingin sa akin, Robert. Sa tingin mo, ako ang nagsabi kay Moira na andidito ka. Sumigaw si Robert na kayo lang ni Lynette ang nakakaalam na andidito ako. Posible naman na si Lynette ang magsabi kay Moira. Napikon si Doc Benitez at napasigaw na din ito na pinagbibintangan mo nga ako, Robert. At tinulak ni Doc Benitez si Robert. Susuntukin sana ni Robert si Doc Benitez nang bigla umawat si Lynette. Nagsabi siya na tama na kayong dalawa. Sabi ni Robert, sinungaling yan si Doc Benitez. Alam ko na siya ang nagsabi kay Moira. Bigla naman dumating si Zoe kaya nagulat silang tatlo. Sabi ni Zoe, ayaw ko sana maniwala kay mami na andidito ka nga sa bahay ni Lynette dahil nakita niya sa GPS mo. Yun naman pala ay tama siya. Nagulat si Robert at nagsalita si Doc Benitez na ayan ang sagot sa tanong mo, Robert. Malamang pinalagyan ni Moira ang sasakyan mo ng GPS para matunton ni Moira kung saan ka. Sabi ni Lynette, sobrang bait ni Doc Benitez para pagbintangan mo, Robert. Sa tingin mo, ilalaglag ka niya para malaman ni Moira na andidito ka. Humingi ng pasensya si Robert. Sabi ni Lynette, ikaw Zoe, kapal na mukha mo para magpakita pa. Nilagay mo sa kapahamakan si Annalyn. At wala ka pinagsabihan na nasa bahay ni Aling Melba si Annalyn. Iniwan mo si Annalyn para mapahamak. Inuna mo ang sarili mo. Nagulat si Robert sa nalaman niya. Kaya tiningnan niya si Zoe. At tinanong niya si Zoe na bakit mo ginawa yon sa kapatid mo. Sabi ni Zoe, Dad, nagpunta ako dito para sunduin ka. Pero kung ayaw mo sumama, bahala ka na. At umalis na ito. Nagalit si Robert at sumigaw ito na hindi pa tayo tapos, Zoe. Samantala, sa therapy ni Doc Lindon, kasama niya si Annalyn. Nagkikwento si Doc Lindon sa mga kasamahan niya sa therapy kung paano nagsimula ang pagiging addict niya. Naikwento din niya ang pagkawala ni Emily at naikwento niya din ang tungkol kay Annalyn, ang pagiging mabait na kaibigan sa kanya. Nasabi niya na niligtas siya ng taong ito. Nasabi niya din na hindi siya pinabayaan. At sinabi niya na si Annalyn ang naging dahilan kung bakit patuloy pa din siya nabubuhay at patuloy pa din siya sa pangarap niya. Nakikinig lang si Annalyn sa kwento ni Doc Lindon. Naiiyak siya at napatingin si Doc Lindon kay Annalyn. Naiyak si Lindon habang nagsasabi kay Annalyn na salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Napangiti naman si Annalyn kay Lindon. Natapos na ang therapy ni Doc Lindon. Sabi ni Annalyn, nagulat siya sa ginawa ni Lindon kanina at sinabi niya na proud siya dito. Nagpasalamat naman si Lindon kay Annalyn at niyakap niya ito ng mahigpit. Inaya ni Doc Lindon si Annalyn na kumain sila sa labas. Sabi ni Annalyn na meron pa siya ibang gagawin. At bigla dumating si Harry, kaya humingi ng pasensya si Annalyn dahil sasamahan niya si Harry sa photoshoot neto. Sabi ni Harry, oo Doc, sasamahan niya ako, kaya kakain din kami sa labas. Maya-maya, nagpaalam na si Annalyn na aalis na sila. Ngunit bigla hinawakan ni Doc Lindon ang kamay ni Annalyn. Nagulat naman si Annalyn sa ginawa ni Lindon. Nagsalita naman si Harry na Doc Lindon, aalis na kami. Baka pwede mo na bitawan ang kamay ni Annalyn. Tinanong ni Annalyn si Lindon kung okay lang ba ito. Sabi ni Lindon, oo, okay lang ako. At tumalikod na si Annalyn. Ngunit nagsalita ulit si Lindon na kung pwede ba siya sumama na lang. At natuwa naman si Annalyn. Kaya sabi ni Annalyn kay Harry na isama na nila si Doc Lindon. Wala naman nagawa si Harry. Kaya nag-okay na lamang siya. Samantala, sa labas ng bahay nila Lynette, nagtatalo si Zoe at Robert. Hinawakan ni Robert ang braso ni Zoe. Sabi ni Robert, sagutin mo ang tanong ko, bakit mo inabando na si Annalyn sa bahay ni Aling Melba? Masasaktan ka talaga sa akin, Zoe. Naiiyak na si Zoe, kaya sinabi niya na si Moira ang nagsabi na huwag sabihin sa inyo dahil ayaw niya masaktan ang mami niya. Dahil bagong opera lang ito. Sabi ni Robert, huwag mo pinagtatanggol yung mami mo dahil sobrang sama ng ugali niya. Hindi maganda ang naidudulot sa'yo. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.